Ano bang misteryo ang nababalot sa dalawang mahiwagang bundok? Dito sa bayan ng Quezon, na ang nasabing dalawang bundok ay may kababalaghan at natatagong milagro. At ang nasabing bundok daw na ito ay may masasamang elemento at engkanto. At dito raw makikita sa bundok ng San Cristobal or kung tawagin ay Devil's Mountain, makikita ang nasabing mga masasamang elemento ayon sa mga taga rito sa paanan ng bundok. At sa katapat namang bundok kabaliktaran dahil ito na nga ang sinasabing banal na bundok na kung tawagin ay Mount Banahaw. At bago natin ipagpatuloy ang misteryo ng dalawang bundok, hilig ka sa mga kwentong kababalaghan, tulad nito. At nais ko lang sabihin sa lahat ng taga-suporta natin na si MotoGent Vlog ay iba't ibang mga content ang ginagawa or random video creator tayo mga idol ko. At umpisahan na nga natin ang kwento, nandito nga pala tayo sa isang lugar na napakagandang tanawin. Ay pinili ko ang lugar na ito dahil ito ay pumapagit na sa nasabing dalawang bundok kung tawagin ay Bangkong Kahoy. Hindi ko na ninais pa napuntahan ang mga nasabi lugar na mapanganib at mga bukal ng buhay at wala ako kakayahang umakyat ang i-explore ang mga lugar na parehas na mahihiwaga, dahil di na kaya ng katawan para lang marating ang mga nasabing lugar, at minabuti ko na i-research na lang ang mga mahihiwagang kwento, at panuurin hanggang dulo ito mga idol panuurin nyo, respect na lang po. Bundok Cristobal sa Luzon. Bakit nga ba tinawag na bundok ng mga Diablo? Maliban sa gandang taglay na ito, tahanan din daw ito ng mga masasamang mga elemento. Ito, ang misteryo. Ang kalikasan ay isang bagay na ginawa ng Diyos na nagpapakita ng kagandahan ng kanyang likha. Pero paano kung ang kalikasan na ito ay magdudulot ng katatakutan? Sa Pilipinas, mayroong isang bundok na sinasabing tirahan ng mga Diablo o pagmamay-ari ng Diablo. Ang masabing bundok ay ang Mount Cristobal. Ang bundok na ito ay matatagpuan sa pagitan ng Dolores, Quezon, San Pablo at Nagcarlan, Laguna na pinangalan ng San Cristobal. Ang Mount San Cristobal ay tinuturing na isang uri ng stratovolcano. Ito ay may taas na 1,470 meters above sea level. Magkalapit ang bundok San Cristobal at bundok Banahaw. Kung ang Mount Banahaw ay itinuturing na sagradong bundok, binansaga naman bilang Devil's Mountain ang Mount San Cristobal. Maraming mga turista ang dumadayo rito at nabibighani sa taglay na itong kagandahan. Ngunit ang kagandahan ng bundok ay napalitan ng hilakbot dahil sa ilang mga hindi maipaliwanag na kaganapan dito. Isa sa pinakasikat na kwentong bayan rito ay ang presensya ng mga tumao. Ang mga tumao ay katulad sa mga Bigfoot sa kanluraning kultura. Ayon pa sa mga lokal, iba't ibang elementong ninirahan sa Mount Cristobal at karamihan rito ay masasama gaya ng maligno at engkanto. Ang mga nasabing nilalang ang siyang nagliligaw sa ilang manlalakbay na makatuwaan na mga ito. Isa sa naging biktima ng mga Cristobal ay ang dalawang magkasintahang hikers na hindi na nakababa pa sa bundok. Hindi rin sila nakapagrehistro sa lokal dahil gabi na nang dumating sila sa lugar. Hanggang ngayon ang kanilang mga katawan ay hindi pa rin nakikita. Pinaniniwala ang iniligaw ng mga masasamang engkanto ang dalawang magkasintahan kung kaya't hindi na sila nakababa pa sa bundok. Ang kaluluwa raw ng dalawang magkasintahan ito ay namamalagi sa bundok at madalas ay nagtuturo ng daan sa ilang hikers. Binalaan ang lahat na huwag maniniwala sa dalawang magkasintahan sapagkat ito ay mapaglinlang ng mga engkanto lamang na gumagaya sa katauhan nila. Pero naniniwala rin ang ilan na nililigaw ng mga ito mga hikers upang magkaroon sila ng mga kasama. Alam mo ba ka misteryo?
na bago dumating ang mga Espanyol, kapwa ay tinuturing ang Mount Banahaw at Mount Cristobal na sagradong bundok. Sila ay tinatawag na Kambal Bundok. Ngunit ayon sa impluensyang Chino na nakipagkalakalan sa mga sinaunang Pilipino, ipinaunawa nila na kailangang mabalansi ang yin at yang. Ang yin-yang ay ang dalawang elemento ng daigdig. Itong dahilan kung bakit ang kambal na bundok ay pinaghiwalay bilang mabuti at masama. Bagamat may ilang kasagutan na sa misteryo sa likod ng Mount Cristobal, marami pa rin ang pinipiling paniwalaan na ang bundok na ito ay pagmamay-ari ng mga demonyo. At hanggang hindi pa rin nakukuha o natatagpuan ang mga labi ng mga nawalang hikers, mananatiling nakakabit sa reputasyon ng bundok ang masamang imahe nito. Marami rin kwento na kapag umakyat ka sa bundok na ito at gusto kang kulin ng mga diablong nakatira, ay gagawa sila ng mga daan na hindi naman totoo hanggang sa maligaw ka sa bundok at hindi na makalabas. Ang mga nakakatakot na istorya tungkol sa Mount Cristobal ay patuloy na kumakalat at sumasalin sa mga tao. Totoo man o hindi ang kwento ng Mount Cristobal, nananatili itong isa sa mga nakakaakit na akyatin sa kabila ng mga kwento ito. Ang Bundok Banahaw ay isang dating bulkan sa Pilipinas na matatagpuan sa hangganan ng mga lalawigan ng Laguna at Quezon sa Luzon. Ito ay isang tinawag na extinct volcano. Kapag dumaan ka sa National Road, ito ay malinaw na nakikita. Dahil ito ay dating bulkan na maraming hot springs na matatagpuan dito at maraming tao rin ang umaakyat sa tuktok nito dahil may milagro raw yung tubig na nakakapagpagalingan na may sakit. Alam niyo ba na lumubog ang Sariaya matapos pumutok ang Bundok Banahaw noong 1743? Marahil ang taong 1743 ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Sariaya matapos tamaan ang bayan ng kalunos-lunos na trahedya gaya ng lindol na gumiba sa tore ng simbahan ng lumang bayan o tumbaga. Mga sari-saring epidemya gaya ng epidemya ng kolera at bulutong at ang mga walang awang panununog na mga piratang Moro sa simbahan at mga kabahayan sa lumang bayan o tumbaga na nagbuhat para ilipat muli ang poblasyon sa kasalukuyan nitong lokasyon at ang pagputok ng Bundok Banahaw na siyang naging dahilan para lumubog ang Sariaya. Makikita sa larawan ang satellite image ng Bundok Banahaw. Sa kasalukuyan, may tatlo pa lamang na naiitalang pagputok ang Banahaw at ito ay noong 1730, 1743 at 1843. At ayon sa Estado Geografiya ni Father Huerta, nang pumutok ang bundok noong 1730 ay nagkaroon ng malaking lawa ang bumanga nito at noong muling pumutok ito noong 1743 ay tuluyang nasira ang lawa at bumulwak pa ibaba sa paanan nito. At ito nga ay ang Sariaya, kaya't lumubog ang bayan at sa mga kwentong bayan nang masaksihan ng mga Kastila ang pagbulwak na napakaraming tubig sa bumanga nito ay tila namangha ang mga ito at tinawag at tinagurian ang Banahaw na Vulcan de Agua. Sa pagputok at pagbulwak ng lawa sa bunganga ay nabuo ang isang malaking ilog at ito ay ang Lagnas River o yung ilog kung saan naroon ang karaniwang tawag na mga sariyayahin na mahabang tulay sa Barangay Sampaloc. Ang Lagnas River ay nabuo sa pagputok ng bundok at siyang pinakamahabang ilog sa bayan na dumadaloy hanggang sa dagat. At yan ang kwentong misteryo ng dalawang bundok. At tandaan kung totoo man or hindi ang mga nasabing misteryo ng kambal na bundok, mas paniwalaan pa rin ang may likha na lahat dahil siya lang ang tunay na nakakaalam at mananatiling tagapagligtas sa buong sangkatauhan. God bless po mga idol.